Magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi! Doon sa mga hindi pa nakakilala sa akin, to those of you who don't know me yet, may I introduce myself. I'm Ray Valera. I came from Maygawayan, Bulacan. Anak po ako ni Manggoryo. Matinyaling kuching. I heard some of you came all the way from Christchurch, right? At iiwan naman sa inyo, galing daw sa Down South. Yes. Wow. Meron man taga Antarctica dito. Ang labig pala dito, ano? Totoo lang, I don't know how to say thank you guys. At alam niyo po, totoo lang, medyo malungkot po ako ngayon dahil sa bumaba po kami sa Christchurch. Merong airport dun eh. And I thought, siyempre, akala ko kung marami na nakakilala sa akin. Hindi pala, namin ko naman eh. Sabi sa akin nun, si Piola Pascual na. Nakakahiya ko yun, di ba? Tapos sabi naman nung sa tangi, hindi si Piola yan. Sabi niya, idol. Sabi ko, salamat naman may nakakilala sa akin dito, di ba? Isipin mo naman, oh, ilang taon ko na kumakanta. Tapos sabi niya, kakanta ka ba dito sa Christchurch? Hindi ho, doon sa Pandaro, sa may Ash Borton. Tama ba? Yeah. Oo. Tapos sabi niya, ay sige, kantayin mo yung paborito kong kanta. Sabi ko, ano ho yung maging sinakaman? Hindi yung anak. Dapat parang kasar dito. Nagkamala naman akong Chad Molester niya. Anyway, alam niyo ba yung kantang Kaisara? Puro love song lang yung kanta ko, kaya pasensyahan niyo na ha. Wala akong hip-hop. Alright, my song, music please. Kapila. Sandali lang, my song, sandali lang. Naririnig niyo ba yung minus one? Opo. Mahina. Okay lang. Tama na. Kasi parang mahina rito eh. Pero anyway, alam niyo, ito pong kantang kay sarap na ito. Ang title po niyan, hindi kay sarap. Alala ka. At naaalala ko nung araw, sikat pa ako. Oh, araw yun. Sikat ka pa rin. Hindi, nung araw, hindi ito to. Nung araw, kapag pumasok yan, ano? Humble lang ako siya. Pumasok yung intro na yan, naalala ko nung araw, nagsisigawan na yung mga tao, gano'n. Kasi may hina. Nung araw yun. Inaisip-isip ko naman, total, tayo lang naman dito, gano'n. Baka ako pwedeng maulit yung sigawan. Parang hawa niyo na din, dito. Thank you.
kasal. Sarap-sarap. Talaga namang napakasarap. Ngunit pagdating daw ng isang taon, sarap. Isang halim na lang isang taon. Nakausap niyo siya ng personal, sabihin niyo sa inyo, diretsyong-diretsyo na mga singer, kahit hindi niyo sila bayaran, basta palakpakan niyo lang sila masayang sila. Sila ho yun. Mayaman na sila eh. Sila yung balera, tinanong niyo, kahit hindi niyo palakpakan niya, bayaran niyo lang. Actually, marami ho nagtatanong, ang hirap mong sagutin eh. Sabi, Ray Valera, bakit parang hindi ka tumatanda? Yeah. Alam niyo, mahirap sagutin yan, hindi ka mukha nagyayapang, di ba? Kaya sabi ko, alam mo kasi nung araw, mukha na ako matanda eh. Nung tumanda ako, hindi ako masyadong kalata. I noticed, we have some Caucasian New Zealanders, I think. I'm the alien here. So, don't worry, I'll try to speak in English, although it's hard to translate, you know. I'll try my very, very best. Okay. I'm a songwriter, by the way. As a singer, I just, so-so. Alam nyo, palagay ko gusto nyo makabalita mo anong nangyayari sa Pilipinas, ano? Masama! Alright, siguro nabaltaan nyo yung bomba doon sa Davao. Oo, sa Davao. Buti pa kayo, hindi ka nabaltaan yun eh. Pero merong rumor na kumakalat na I know hindi naman totoo, na 2,000 daw yung namamatay sa, ano, sa drugs, ano, drug war. Pero I'm here to tell you it's not true. Okay. Totoo, 1,990. Tama. Ito pag-uwi ko, baka magbago na. Pero may isa pang balita na kumakalat na I'm sure alam niya na siguro by now, yung Ninoy Aquino International Airport. Yes. They're going to change the name to PIIA. Mm-hmm. Yes, oh, what? Putang ina international. You don't know what that is. Don't ask, don't ask. It's something like a son of a bitch international. It's popular now, cursing. And I would like to say, it's not true. Sili ko po noon lang ako nagpapakalat ng balitang yun. At ito, palagay ko, ang matutuwa ngayon, yung mga kaedad ko. Mm-hmm. Dahil yung susunod na kanta, alam ko marami may team song nito eh. Oh, mga ako sa'yo. I'm here to, you know, let you remember. Those were the days. Actually, you're not here because I'm good looking. You're here to remember home, right? And I would like to, you know, for you to remember through the songs. Yung pang mga iniwanan nyo sa Pilipinas. Yung mga utang. Tapos pinakuha nyo, hindi nyo nang binaligan. Petition daw, wala na nangyari, it's so cold here, you know. It's really cold. And it's colder than Auckland. Oh, yeah. Yes, of course. And when I arrived at the airport, 5 minutes, I was standing in the airport, 5 minutes. And you know,
My sex organs shrunk like this. I was so worried. I said, what the? You know, and I'm not worried for myself, really. I'm worried for my countrymen living here for 5 years. What happened to theirs, you know? It might be it's only, you know? You guys living here for how many years now? I don't know. So I asked her out and they told me, well, it all comes back during summer. And then they said, no, sometimes we try hot water. Yeah, so I said, no, I'm going back home so that, you know, it grew back again. Now I know why you go to the Philippines once in a while. All right. Grabe ka. And this is some, you know, I know. Buti na laman, no? And some of you are young. And I know that you don't know me. And you're here because, you know, you want to see Ray Valera sing before he dies, you know. Thank you very much. And this one is for you guys. Mahal kita.
alam kung gano'ng karami kakantay ko, pero sabihin nyo lang na tuloy, tutuloy ko, right? Tuloy? Tuloy! Eto kaya, pero kailangan kayo palakpak dito, right? Ang hindi ko malakpak, mamatay. At hindi natin kinag sasabihin na sa'yo, kumusta ka na? Kaling ba? Sana ay gawinin kita. Walay mabidro ka na. Bigyan mo naman ako monitor ng boses dito sa harap ko, ha? Sa monitor. Thank you very much. Yung Ate Greta po na yun, she's my daughter. And now she's with me. And I'm also with my wife today. Oh, she's with me. Anak niya ba siya? Pakilala mo! Oh, yung kumakaway yan. Ayun na po. Sa lahat ng nagagandahan dito sa New Zealand, nasabihin siya yung diretso-diretso harapan na mahal ko ang misis. Wow! Iyon ko bubuhay pag wala siya. Nasa kanya lahat ng pera. Sandali na. Hindi pa pala bukas ito. Buhay nga naman talaga. Ang dami yung visit na dito. Alam nyo, if you're going to sing, kamukha din sa tawag ng tanghalan, don't drink water. Yan na. Oh, it makes your throat dry. You'll croak pipiyo kayo. Ayan. And don't drink coffee. It's for cold weather. Your throat will be closed like this. Really? And don't take those menthol candies. Yeah, it will make your throat grow cold. Yeah. And I take this because it has sugar for sugar rush. You know how long I have been singing this song? 30 years already. Nakakatulog na ako. And, you know, and it makes your throat slightly sticky, you know? Yeah, slippery. Just like sex, it's nice. you know, I don't believe that when you smoke cigarettes, your voice goes down. No, I don't think so. Ah, ganun ba? Ganun ba? Hindi! You know what makes your voice go low? Do you know? You can ask me. Why? Why? Hindi, you can ask me nga. Why? Ano, tama! Tanungin niyo ako! Bakit, Ray? Bakit? Oh, yun. Yun alam ko eh, bakit.
your throat yan. What makes your voice go low? When your talent fee is low. Tama! And this, when there's no talent fee, you feel like you're going to get sick, you know? At alam ko, totoo lang po, aminin ko naman, I'm not young anymore. I'm already 38. Oh, wow! In show business, that means... Tama! Ang daming pumapalagin. Kayo, ha? Ayaw niyo akong pa-discipline, ha? And, but one thing I can tell you is, marami naman ako natutunan sa buhay. Actually, alam niyo yung wisdom? Yes, yes. Sa English lang yun, alam niyo. Sa Tagalog. Wisdom meaning, when I was young, you know, everything is black and white. Mm-hmm. Right and wrong. That's it. But when you grow old, you have this wisdom. Mm-hmm. Some knowledge is not wisdom. Yung pang, ang wisdom is something like, ano ba yung pwede mo nang palampasin? Ganon. Yung pang, you get to have this empathy for other people. You put yourself in someone else's shoes, and it becomes gray. Yo, natutunan mo, kaya pala ganon. It makes you understand. That's natural. What is not natural is you get to have this, yung tinatawag na discernment. Mm-hmm. English na naman yun. Ang ibig sabihin, pag may dumarating na tao, alam mo na kagad kung ano ugali ng tao na yun. That's discernment. Alam ako ngayon, kapag may kinakamayan ako, alam ko na kagad kung mayaman o hindi yung harap. Yung mayaman, amoy pera yun. Oh, alam ko rin kapag virgin yung harap ko. Alam ko na kaya ako yun. Meron pa ba ngayon? Ito lang. At alam nyo, kasama ko dun sa kilalig ko puno, sila Haji, yung mga matatanda. Matanda yun. Talaga naman matanda. Bakit ba? Alam ko na agad pag may dumarating dyan, kung sino sa aming apat ang kursunada nila. Mm-hmm. Oh! Lagi ikaw. Kapag may mga babaeng dumarating na mga mukhang mahilig sa mga sex object, yung mga pogi, sigurado yung fans ni Marco Sison o fans ni Haji Alejandro. Mm-hmm. Hindi ako sumasabay doon sa dalawang yun. Ang bati sa aming serpo, ay si Haji, ang pogi! Ay si Marco, ang pogi! Mm-hmm. Diba ganyan? Pagdating sa akin, ikaw pala si Riva. I like your songs. Is it? Pag tumarating naman dyan yung mga naka-wheelchair at mga naka-dextros, mga fans ni Nono Isutue. Pag dumarating naman dyan, mga mukhang hoodlum, yung mga mukhang kubrador ng wedding. Mga fans ni Rico Puno yun. Pag dumarating naman dyan, mga intelihente mga tao, nakapag-aral, mga hindi nyo kayang gulain, mga fans ni Ray Valerian. Pasensya sila, wala sila rin yun. Hindi ka naman manira na kapo. And you know, one thing I am sure and I can tell you for sure that I believe that women and men, you know, are really equal. Mm-hmm. Although different, but equal. And I don't believe that when you get married, you know, you do your household chores for your husband, you know, and you play like a slave. Paano niyo magsilbi, di ba, sa asawa niyo? Hindi, I don't believe in that. Really. And guys are so simple. Really. Guys, ibibisto ko na tayo, ha? Oh, alam nyo, sa walang sikreto, walang misteryo sa mga lalaki, wala. Out of the 10 na lalaking ba kilala nyo, 5 dyan, babaero. Tama. 3 dyan, lalakero. Yung 2, sinungaling. Walang matino. Wala. Kaya ako sinumaling ako. Hindi nga, akala niyo may mister. And di ba, ang complaint niyo sa mga lalaki, your complaint, di ba? Yung husband ko, my, you know, boyfriend doesn't listen. Yeah. Di ba? Palagay niyo, subukan niyo,
Nanonood ng basketball o boxing yung ano, yung boyfriend niyo? Sama. O sabi niyo, magaganyan niya pero hindi ka naintindihan niya. O ganun kami. O focus namin isa lang, one at a time. Oh really? Ah, minsan di ba kausapin niya, nagdadrive. Magaganyan niya pero hindi ka naintindihan niya. If he can do that, it's so stressful for him. We're not made that way. Really, we're just simple, you know? Really? No! Hindi ka mukha ng mga babae. Bilibok sa inyo, you can do multitasking. Yeah, you can do everything all at once. Di ba? You're talking to the manicurist, yung pedicure. You're having a conversation with the cell phone, right? At the same time, you're watching TV. And you're going, you know, your washing machine. You can do that. They cannot do that. No, we can. Really, we're not made that way. Although my only complaint, you're more insecure than men. Mm-hmm. Teka, andali lang, bago niyong patuin. Wait. Let me explain, okay? Let me explain. Diba? Gano'n nyo ka din as ma... Gusto niya naman, aanin ko kayo ngayon. I-insecure ko kayo. Mm-hmm. Try ko, ha? Okay. Gano'n nyo ka din as ma-arib ko sa lantong. Sweetheart, love mo pa ba ako? Wala kang maamig sa lalaki. Sweetheart, love mo pa ba ako? Wala nun! No, di ba? Not! Pero mayroon na nairinig kang ganun, di ba? And di ba, kayo 1 week, sinasabi niyo sarili niyo, siya kaya Prince Charming ng buhay ko? 1 month! You're still wondering. Siya na kaya ang soulmate ko? Di ba? Ganyan kayo eh. Madaling maalaman yan. Makinig kay Tito Ray. Alright. Sino kasama mo nung wala kang kaibigan, nag-iisa ka? Yung boyfriend mo? Diba? Sino kasama mo nung wala kang pera, nag-iisa ka? Siya pa rin. Nung na-hospital ka, tinakwil ka ng mga magulang mo, sino kasama mo? Yung boyfriend mo. Doon pa lang dapat nalaman mo na yung boyfriend mo na yan. Yan ang nagbibigay ng malas sa buhay mo. Pinipilit mo pa eh. Hirap pang intindihin yun. Kala ko naman. At ang mga lalaki, guys, di ba? Ang mga babae, di ba? Ang hirap sagutin yan, di ba? Kapag tinatanong ka yan, sweetheart, kapag ba naging kasinta ba ako, kamukha nung ali na yun? Kung hindi ka nakaganyan na ako. Kapag ba naging kasinta ba ako, kamukha nung ali na yun? Labas mo pa rin ako. O, di ba? Ano sasabihin nyo? Sweetheart, kahit ano mangyari sa katawan mo, labas na labas mo rin. Mga sinungaling. Kaya girls, kung mag-aasawa kayo ng mga taga-Christchurch, pakiusap ni Tito Ray Baler sa inyo, huwag kayong magpapataba. Bakit? Tanungin niyo ako, bakit? Bakit? Tanungin niya ako. Kasi kapag ganito kayo kalaki at hinahalikan kayo ng mister nyo, nagkakawang gawa lang yan. Thank you.
pala ang hinihintay ko. The only difference, you know, sometimes your body doesn't, you know, respond to your command sometimes. And sometimes you go around for 20 minutes around the house, you know, looking for your keys. All the while you're holding it. Oh, it's so funny. I panic sometimes. And, you know, one thing for sure I can tell you, the difference is not that much. When I was young, my mother used to tell me, "Oi, boy!" She used to call me boy. "Boy, before you eat, you know, you just pray." Yeah, that's how it is back then. But now, my daughter, she told me, "Dad, don't eat yet. Why? I'm going to take picture for Facebook." It's like, and you know, when I was young, I don't know why, well, every time my friends and I meet, we always talk about girls. I don't know why that is. You really? Pare, nakita mo yung sexy dun sa kanto, pare? Ang sexy, puro ganun. And we used to call shoes toga. Oo, toga. Pare, ang galing ng toga mo, pare. Glenn Moore yan, pare. Glenn Moore. Kami yung mga nag-aaral sa Rekto, makalang yun. Yes. Glenn Moore shoes. Yeah. And, but nowadays, when my friends and I meet, the only thing we talk about is, pare, what medicine do you take for your medicine? Don't forget the maintenance for your heart. Yeah? And you know, the girl in the corner? Oh, she's dead already. What happened? I like that. And when I was young, you know, every time a salesman would talk to me, "Sir, do you want car? Do you want insurance?" Like that. Nowadays, "Sir, do you want moral plan, sir? For the peace of mind of your family, sir?" You know how expensive that is? You know, really expensive. So I said, why can't you just give me those, ano ba yung sinusunog? Cremation. Yeah. Cremation. That cremate, yeah. And he told me it's 50,000. Ha!
15,000? You're just going to burn that thing and cost me 15,000? Can you just cut it in half, like 25,000? And Jimmy told me, yeah, sir, it's okay, sir. Ah, why? Do you want half cook only? So, it's about growing up. And Sharon Cuneta sang this song when she was this small, you know. Kahit maputi na buko. She's this small. Now she's this. Hello, Sharon. Kayo ay matanda. Di tayo magbago, kailan man nasa'y tuwa pangarap mo, makuha mo pa kaya ako'y agad at yakan. Hanggang pagtanda natin, nagtatanong sa'yo, ako pa kaya'y iibigin mo? Kahit makita dito sa Ashburton, ano po, gusto ko pasalamat for the people who brought me here, of course. And ito po yung Mad Productions, si Marty, si Blade, at si Ma'am Agnesia. Thank you very much, ma'am. Alam niyo po yung plaka nung araw, yung record? Yes. Vinyl. Saan kayo galing? Patapos na ako. Okay na kayo? Pawin sila eh. Oh. And, alam niyo ba yung plaka nung araw yung gano'ng malalaki? Oh, I remember na. Nawala na yun, di ba? Wala na. And then sumunod, cassette. Mm. Remember those? Yung lalagyan mo pa ng mga maliliit na gano'n para ka makapag-record ulit. Mm. Oh yeah, buputasan mo para di ka... Yeah. And yung CD ang sumunod, di ba? Mm. Mawawala na rin siya. Oo. At aaminin sa inyo, nagpa-plugging ako na may dala akong CD ngayon. Wala na akong natitira kasi sa Pilipinas dahil sa... Nung kumuha ko ng CD na yon, ilan lang ng piraso yun eh. Nung kumuha ko, nagsasara na yung ano... Na yung plan. And I was asking why. Sabi nila, hindi kasi download na lang ngayon eh. Ganon. Pero masarap pa rin yung may hawak-hawak na ganon sabi mo. And then, yung pong dala ko, kukunti lang naman yun eh. Kaya huwag niyo nang pawis sa akin. And of course, ang gusto kong pasalamatan, siyempre, ang Philippine Airlines. Yes, palakpakan naman natin.
napakasarap din sa Philippine Airlines talaga. Hindi ho dahil sa sponsor namin sila talaga. I go for, ano, kasi yung kanilang, yung lounge, pag marami na kayong puntos, pwede na kayong kumain ng lugaw dun eh. Libre yun. Lugaw dun. Yung paborito ko yung lugaw dun. And of course, yung TFC, si Ma'am, Lin-Lin, ang TFC, ang Filipino channel, of course, yun ang ano yun, yung, alam nyo na yun, ABS-CBN. Ang Western Union naman po, madalas po kong mag-show sa kanilang mga events, ang aming pina-uniforme namin doon palaging dilaw. Ngayon, natalo ang dilaw, hindi ko natin kaya. Lock na lang kami next time. I don't know. Pero, ang Morrison ga, ang Morrison Cars, and last, Lance Morrison. Medyo ulang na yung ano, haba na kami. And Morrison, no, Sealand Immigration, maraming salamat. Ang ASPAC, ano kaya yung ASPAC? Ang U.S. USANA, siguro to. Of course, Sonia Dandin, Carinderia Buffet. May Carinderia rito? Meron! Atsaga niyo, ha? Okay. That's Grill and Jitney Restaurant. And Edinburgh South Tours. Dandin, nandito ka, ma'am? Sa'yo to? Ah, oligarch ka na. Yaman ka na. And of course, yeah. At kayo, tuntua kayo. Nung araw, galit na galit kayo sa mga mayaman. Ngayon kayo, mayaman na kayo. Kayo na yung mapang-api ngayon. Diba? At special thanks to Earl Magtibay and Orduha Passion of FDWNZ. Siguro, istasyon ng radyo yan, no? Ano ba? Ah, sorry. Ano ba yun? FD... Ba nga, farmer. At pagkabi ka nila? Dairy farmer. Isang Pilipino Committee to 2017. Ah, magkakaroon pala kayo ng ano, no? Ang gusto, parang kayo yung magkakaroon ng yun nga sa 2017. Jerry and Jenny Magpali, si Lito and Mona Mangubat, Jackie Reyes of I Razor, South to Chain Band, ah, yung mga ano kanina rito siguro, si Leon. Tradesman Band, of course, ang mga volunteer natin, of course, isa-isayin ko na, si Jeremy Cooper, si Richard Bravo, uy, yung nagdadrive sa amin, si Randy and Rowena Romero, si Edward and Maricel Bilo.